President Bongbong Marcos nagsalita na. Binasag na po ni President Bongbong Marcos ang kanyang katahimikan tungkol po dito sa usap-usapan na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po dito sa Inquirer.net, "I don't want Vice President Duterte impeached." Yan po ang sabi ni PBBM. President Ferdinand Marcos Jr. said on Monday that he does not want Vice President Sara Duterte impeached following reports that some members of the House of Representatives were hatching a plan for her ouster. Speaking to reporters before flying back to Manila after his week-long U.S. trip, the president said they were closely monitoring the developments on the alleged impeachment plans against Duterte, his running mate in last year's national elections. "We don't want her impeached. She does not deserve to be impeached," Marcos said. "So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to." But he admitted that impeachment complaints against high-ranking government officials were no longer new. Dismissing rumors of a possible rift between him and Duterte, the president described his relationship with her as excellent. So yan na po, binasag na ni President Bongbong Marcos ang kanyang katahimikan. Dahil itong mga intrigero at intrigera, bakit daw nananahimik si President Bongbong at walang nilalabas na statement at hindi pinagtatanggol si Vice President Sara tungkol dito sa impeachment issue na ito? So mananahimik na kaya itong mga intrigero at intrigerang to? Dahil nagsalita na si President Bongbong Marcos, ayaw niyang ma-impeach si Vice President Duterte. "She does not deserve to be impeached." Ako, sa ganang akin, Sara Duterte does not deserve to be impeached. At tama po si President Bongbong, hindi na po bago yan yung mga issue-issue ng impeachment sa mga government officials natin. Hindi ba't kabago-bago pa lang na nauupo si President Bongbong Marcos ay umuugong na itong ipa-i-impeach daw nila si BBM at ipapalit daw nila si VP Sara. Wala pa pong nangyayaring impeachment case laban kay President Bongbong. So nung wala silang makitang issue kay President Bongbong, si Vice President naman ang pinuntirya nila. Sa tingin niyo magtatagumpay ang impeachment case na yan kung meron man? Alam niyo kasi kung naka-score man itong mga makakaliwang grupong ito dyan sa confidential funds ni VP Sara, hindi sila makaka-score uli para ipa-impeach si VP. Ngayon, tungkol naman daw sa relasyon ni BBM sa kani Sara Duterte, ito po ang masasabi ni Presidente. "On a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well." So yung mga gustong sirain ang tambalang Bongbong Marcos Sara Duterte, sorry to say, at sa tingin ko hindi po kayo magtatagumpay. Kasi ito pong si President Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte, may mga palabra de honor po yan. Nung sinabi nilang unity, yung kanilang slogan for the 2022 elections, hanggang sa huli po yan, asahan ninyo, unity pa rin po yan. Marami man ang gustong sumira sa tambalang yan, hindi po magtatagumpay. Wala po sa karakter ng dalawang yan ang mang-iiwan sa ere. Tandaan niyo po yung sinabi ko, hanggang sa 2028, hindi po mabubuwag ang unity kahit na ano pang sabihin ng marami dyan. Ako, I voted for unity and I will stand by unity. Kasi gugustuhin ko ba naman na divided ang bansa natin? Napakadami na pong problema na inaasikaso ng presidente. Dadagdag pa ba naman tayo? Guguluhin ba natin? Mas gugustuhin ba natin to rock the boat? Ang hirap na po ng ginagawa ni President Marcos. Sa dami ng problemang hinaharap ng Pilipinas, hindi ba tayo pwedeng makiisa na lang muna? Mahirap ba sa kalooban na maghangad tayo ng kapayapaan at kasaganaan at kaunlaran ng bansa natin? I am sure lahat tayo yun ang gusto. Katahimikan, kasaganaan, kaunlaran. Pero paano mangyayari yun? Kung bangayan na lang tayo ng bangayan, mula sa mga supporters hanggang sa mga opisyalis, puro bangayan ang maririnig mo. Hindi na lang tayo magkaisa para naman tayo ay umunlad ng sabay-sabay, ng bumangon ng sama-sama. Pero teka muna, saan ba nang galing tong usap-usapan ng impeachment na to?
tuloy ko po yung balita. ACT Teachers Representative Franz Castro earlier said there were informal discussions among her colleagues about a possible impeachment case against Duterte. But Speaker Martin Romualdez and other leaders in the lower chamber immediately denied the rumors. "I am not aware of anything, nothing filed, no news of that," Romualdez, a cousin of Marcos, told reporters. "I do not know your sources, but there is nothing in the offing, nothing in general," dagdag pa ni Romualdez. Sabi naman ni Majority Leader Representative Manuel Jose Dalipe, he described the report as fake news, while another lawmaker said there were no such discussions among party leaders or House officials. Castro later clarified that the supposed impeachment talks against Duterte were premature. So dito po sa sinabi ni Speaker Romualdez, "I am not aware of anything, nothing filed, no news of that." Sabi pa niya, "I don't know your sources, but there is nothing in the offing, nothing in general." Paano natin hindi malalaman yung sources? Eh sino ba ang nagsabi nun? Sino ba ang nagpakalat nun? Hindi ba si Franz Castro, nung sinabi niya may pag-uusap daw ng mga ilang kongresista sa possible impeachment case against VP Sara? Bakit hindi tanongin si Franz Castro kung sino-sino yung mga narinig niyang mga kongresista na nag-usap-usap? Para malaman natin kung kanino nang galing yung usap-usapang yan. Ngayon, kung hindi masasabi ni Castro kung sino-sino yung mga kongresistang yon, aba e ba agawa-gawa lang ni Castro yung balita may nag-usap-usap na mga kongresista? Pangalanan niya kung sino-sino itong mga ito para malaman kung sino yung mga nag-uusap na yon na nagsasabing posibleng i-impeach si VP Sara. Sabi naman ni Dalipe, fake news daw yun. Bakit hindi tanongin si Castro kung fake news ba yun o hindi? Napakahirap bang malaman kung sino-sino itong mga kongresistang ito na nagpaplano ng impeachment case laban kay Sara Duterte? Kasamahan nyo sa House of Representatives. Sasabihin nyo hindi nyo alam yung source. Eh ayan yung source. Si Castro ang nagsabi na may naririnig siyang usap-usapan. Tapos bigla na lang bumaliktad si Castro at sinabi niyang premature naman daw yung usaping impeachment laban kay VP Sara. At sinabi niyang premature man yung usapin ng impeachment, ito naman daw ay nagpapakita ng crack sa unity. So anong crack ang sinasabi ni Castro? Eh nagsalita na si VP Sara na ang sinabi niya na para sa kanya, may tiwala pa rin si President Bongbong sa kanya at ang kanilang relasyon ay okay na okay. "I believe I still have the trust of the President." Yan po ang sabi ni VP Sara sa mga reporters. Personally, hindi ako naniniwala sa impeachment na to. Wala pong patutunguhan yan. Dahil unang-una, kung hindi mapapangalanan ni Franz Castro kung sino-sino yung mga narinig niyang kongresista, ay malamang gawa-gawa niya lang ito. So, kung hindi mapangalanan ni Franz Castro yung mga kongresista narinig niya na nag-uusap tungkol sa impeachment laban kay VP Sara, hindi kaya gawa-gawa lang yung istoryang yun. Hindi kaya ang pinaka-source nga ng kwentong ito ay si Franz Castro. Dahil siya po ang unang nag-click nito sa mga reporters. Sa tingin ninyo, papayag si President Marcos na ma-impeach si VP Sara? Una na rin nagsalita si Speaker Romualdez na wala siyang naririnig, walang nagfa-file, at malamang hindi totoo yung impeachment na yan. At sinabi ni Dalipe, fake news lang daw yan. So what does this make of Franz Castro? Nagpapakalat ng fake news? Well, hanggat hindi niya napapangalanan kung sino itong mga kongresistang nag-uusap-usap para sa impeachment ni VP Sara, hindi ba lalabas na nagmamarites lang si Franz Castro? So matapos pa magsalita ni President Bongbong Marcos sa impeachment laban kay VP Sara, may bagong pahayag na naman po si former President Rodrigo Duterte. Sabi po dito sa GMA News Online, "Ex-President Duterte to run for VP or Senator if Sara impeached. Former President Rodrigo Duterte has said he will be forced to run for either Vice President or Senator if his daughter Vice President Sara Duterte gets impeached." Bakit naniniwala ba si former President Duterte na mai-impeach si VP Sara? Ako hindi naniniwala mai-impeach si Vice President Sara.
si former president pa kaya. Although sinabi niya, if lang naman. Kung may impeach daw si Vice President Sara Duterte, siya po ay mapipilitan tumakbo bilang Vice President or Senator. Although may nakikita na po tayo mga survey dyan na nagna-number one si former President Duterte sa pagka-senador. Ngayon, kung Vice President ang kanyang tatakbuhin, kanino kayang President naman siya tatakbo? Kanino siya magiging Vice President? Kay Sara Duterte? Pero hindi ba ang sabi niya dito, if ma-impeach si Sara Duterte? So kung hindi ma-impeach si Sara Duterte at tumakbo si VP as President, hindi na siya tatakbo. Tuloy ko po. Duterte was responding to the alleged impeachment talks that some members of the House of Representatives plan against the Vice President, stressing that he will get out of his retirement to return to politics if such happens. Sabi po ni former President sa isang interview sa SMNI, alam nyo ba kapag ginawa nyo yan, babalik ako sa politika. Mapilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president maski matanda na ako. Yan po ang pagbabanta ni former President Duterte. Mapipilitan akong lumabas sa retirement eh. When I begin to talk, election is just around the corner, talagang magkababoyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Pero pagdating niyan na buhay pa ako, pag wala pa akong demensya, tatakbo akong vice president. Kung si Inday ang presidente, okay lang. So ang ibig sabihin dito ni former president, kung si Inday ang tatakbong presidente, okay lang, hindi na siya tatakbo. Dilang sabi lang naman niya, if, kung ma-impeach si VP Sara. Kaya lang, eto na naman po si former President Duterte. Kapag nagbitaw ng salita, walang preno-preno talaga. Nakita niyo yung sinabi niya dito. Mapipilitan akong lumabas sa retirement eh. Talagang magkababoyan tayo. Well, sanay na po tayo kay former President Duterte. Kaya lang, minsan iki naman po sa pakiramdam kapag nakakarinig tayo ng mga pahayag na ito na nanggaling sa isang dating presidente. Anyway, Sara Duterte for her part said that she will support any political plans of her father. Sabi po niya, kung anuman ang desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Just like kung anuman yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din ang suporta ng pamilya sa amin. Ganon din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. So malamang hindi natatakbo si former President Duterte. Dahil yung mga planong impeachment laban kay VP Sara, hindi po yan matutuloy. Nagsalita na nga si President Marcos, di ba? Sinabi niya na VP Sara does not deserve to be impeached. Sabi pa ni President, binabantayan namin ng mabuti because we do not want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. Ganyan na rin po ang sinabi ni Speaker Romualdez, there is nothing in the offing. Nothing filed, no news of that. So kung sakaling tatakbo po ba si former President Duterte bilang Vice President, kanino po kaya siya magbibisi? At kayo, naniniwala ba kayo na matutuloy itong planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.